mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino OFW, saang paning man po kayo ng mundo naroon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today's vlog, gusto ko lamang po ipakita o i-share sa inyo yung ginawa kong pag-interview sa ilan lang naman ng mga Pilipino dahil gusto ko po makita yung pulso ng mga OFW. So isang tanong lamang yung aking itinanong sa kanilang lahat, bakit BBM? Bakit si Bongbong Marcos ang ating presidente? So yun po ang mga video clips na isi-share ko sa inyo. Sana ay magustuhan ninyo. Kung meron pa mga undecided, at least kahit papano ay makapulot kayo ng mga idea. Po. So, tara po. Sama-sama natin panoorin. Kasi si BBM smart. No need of mga yung script pag nagsasalita siya, yung parang talagang si Apo Makuy talaga siya. No listahan. Mula nung 1986, BBM talaga ako. Kaya ngayon, hanggang ngayon, BBM pa rin ako. Kahit tumakbo pa si Sandro as President, Marcos pa rin. Oh, mabuhay ang Marcos. Marcos loyalist ako. Gusto ko si BBM kasi ano, smart person. At saka, hindi siya yung uto-uto. Alam mo yung uto-uto na may papit? Hindi siya ganyan. Kasi ano siya eh, may pagmamahal sa bayan. At saka, wala akong ibang nakita na tumakbo ng presidente ngayon na hindi talaga siya nanira sa mga kalaban niya. Ano talaga siya, very smart sila ni Inday Sara Duterte. Hindi siya pinapansin yung ano, yung mga naninira sa kanila na tinawag na siya ng magnanakaw, pero sipin mo na, magnanakaw. Pero nauna pa si Dilima. Si Dilima nauna pang nakulong. Pero si ang mga Marcos, 35 years, hindi naman nakulong. Kasi ano ba, wala namang ninakaw. Si ang mga Marcos pa nga ang ninakawan eh. Ha, nagbayad na ng taxi, BBM. Tapos sabi ng mga pinglawan, hindi pa daw nagbayad. May interest pa nga eh. Sarap yung luklukin kayo daw. Eh. I choose BBM kasi gusto kong makita sa kanya yung mga nagawa noon ng father niya. Kaya yun ang purpose ko kung bakit I choose him. So loyalist po talaga? Yes. Thank you. BBM ay boboto ko kasi alam na natin na sabay sa si Marcos, wala naman naman siyang nagawa sa Pilipinas. At proven dahil lumaki ako na nagis na itong si Marcos na presidente. Then pagdating kay BBM, very cool naman siya, hindi nga siya nangangaway during the kampanya nila, wala. Cool talaga siya, wala siyang sinisira ang tao. Yun sa kanya, nakapukot lang siya sa kanyang platforma, like sa unlad ng Pilipinas. Yun lang. Cool pa, nung bata pa ako, BBM, Marcos na talaga kami. As in, loyalist. Loyalist talaga. Taga Ilocoso po ako, kaya loyalist na yun. Solid na solid. Lahat ng pamilya ko sa Pinas. Bakit si BBM? Dahil si BBM lang ang may paninindigan sa sarili para ipaglaban ng mga karapatan ng mga Pilipino. Siyempre, yung tatay niya, maraming ginawang mabuti sa Pilipinas na hindi inilabas ng media. Pero, siyempre yung tao ngayon, matalino na yung tao eh. Saka, hindi na natin kailangan ng mga propaganda.
Hindi na nga natin kailangan ikampanya si BBM eh. Dahil kitang-kita naman ng mga matatalinong botante ang mga nagawa ng kanyang magulang at kung ano yung mga pagdurusang ibinigay sa kanya ng mga kalaban. So, yan ang dahilan ko kung bakit si BBM. BBM, Sara, for unity. Bakit nga ba si BBM ang gusto kong maging presidente? Unang-una sa lahat, since bata pa ako at buong pamilya, maka-Marcos na talaga. Tsaka, sabi ng mga magulang ko, isa siya sa mga the best president ng time nila. Time ng mga ng parents ko. At nauputan ko rin naman ng panahon na yon when I was grade 5 na talaga namang well-disciplined ng mga tao. At yun sa mga sinasabi nilang regarding about martial law, malaki naman daw ang naitulong yan. So, base yan sa experience ng mga magulang ko na isinishare lang nila sa amin. So, even me, that time I remember na talagang hindi nagugutom ang mga tao ng panahon na yun. Na-experience ko rin yung may daily food kami sa school. So ang pinakamaganda lang kasi niyan is ngayon, tumatakbo na yung kanyang anak bilang presidente. Siguro magiging maganda ang kalalabasan o changes na mangyayari this year kung siya ang magiging ating presidente. So, yung well-experienced niya pa sa politics at saka yung talino. Matalino si BBM eh. At saka kaya niya depensahan yung mga questions sa kanya na alam niya yung tumpak na sagot na wala magdidikta sa kanya. Tsaka kung makikita niyo sa mga debate niya, hindi man siya umaatin sa iba pero nasasagot niya without any, you know, copy or kodigo na sinasabi, di ba? Kaya para sa akin, si BBM ang pinaka the best presidente para sa akin. So, vote BBM. Ang reason kung bakit BBM Sara Unity. First, si BBM. I vote BBM kasi sa lahat ng tumatakbong presidente, siya ang the best. My vision, siya na pagandahin ulit ang Pilipinas. Lahat ng problema sa bansa natin ay may naisip siyang mga magandang mga solusyon. Si late President Marcos Sr. at si First Lady Imelda Marcos ay maraming mga nagawa na mga projects na maganda at napakidabangan pa hanggang ngayon. Isa na doon ang San Juanico Bridge sa Leyte at Samar. Proud ako dahil taga Leyte din ako at sikat yan dati sa buong Pilipinas. At marami pa silang mga nagawa sa buong Pilipinas. Marami pa silang magagawa kung hindi sila pinaalis sa Malacañang. Sana mas maganda ang Pilipinas ngayon kung pinagpatuloy ng mga sumunod na presidente ang mga plano ni President Marcos Sr. at ni Madam Imelda Marcos sa Pilipinas. Kaya I vote BBM para matuloy ang mga plano na nasimula ng kanyang ama na pinapatuloy ngayon ni President Duterte ang Build Projects. At sa lahat ng tumatakbong presidente, si BBM lang ang may totoong malasakit sa Pilipinas. At may kakayahan siya dahil siya ay matalino, masipag, matulungin, at higit sa lahat, mabait. Tumutulong kahit wala sa posisyon at hindi pinapakita sa media. Napaka-humble at lagi lang nakasmile. Maraming naninira pero hindi pumapatol. Kahit sinasaktan, binabato, pero hindi nagagalit. Kaya I vote BBM dahil all-in-one siya. Educated na, matalino pa, humble, matulungin at mabait sa higit sa lahat. I also vote Madam Ma'am Sara as Vice President dahil marami din siyang nagawa sa Davao. Matapang na babae at may prinsipyo kagaya ni President Duterte na tatay niya. Kaya I vote BBM Sara Unitim dahil may tiwala ako sa kanila para umunlad ang Pilipinas para sa magandang kinabukasan ng aking mga anak at mga
at para sa lahat ng mga kabataan. Kaya, BBM Sara. BBM Sara. BBM Sara. Unity. Mega shout out sa ating mga kawaw vlog dyan sa buong Pilipinas at buong mundo, of course. I'm just so proud I have this t-shirt. See? Boasting. Whew! About my president and vice president. Why BBM? A lot of people were asking me why BBM when there are a lot of presidential bets to choose from. Pero napakasimple lang eh. Ang dami ko, alam mo yung lahat sila, pinakinggan ko, lahat sila, tinimbang-timbang ko. Pero wala ni isa man ang pumasok sa standard ko para maging presidente ng Pilipinas. Ayoko sa lahat yung mga marites, ang plataforma. Ang importante sa atin na uunahin yung ating bayan, uunahin ang mga Pilipinos. Ngayon, isang salita lang, one word lang ang sinabi ni BBM and huling-huli niyang puso ko. Unity. Na siyang kailangan natin sa ngayon. Imagine that for how many years, guys? More than 30 years. Ano? 30 years to be exact, I guess. Na busabos, dugyot, basura ang Pilipinas. Now, Tatay Digong took over and he saved us from the claws of the Belzebub, I call it. O yung sasabihin natin, buwetre, pwede rin. Tignan nyo. Ngayon, wala akong iba nakitang pwedeng magpatuloy sa legacy ni Tatay Digong, kundi si BBM lang kasama ni Inday Sara. Diba? Ang daming mga taong hindi nila nakikita. They didn't see the big picture. Because sila sa isang, parang sa nasa isang box, sarado. Why don't you open those four sides and see the big picture outside of the box? BBM is the answer for our hardships. Dami challenges. Siya lang talaga. Wala nang iba. BBM,